Siyempre pa, kaya din natin ito shoot ngayong buwan ng Mayo. Yes, dahil Mother's Day! Okay, o, di ba may palusot tayo? Yes, because with me today, siyempre yung sister ko is a first time mom. Kaya itong episode na ito ay i-interviewin din natin ang ating first time mom. Nako! Mother's Day, yes! First time natin gagawin to. Okay, meron lang akong mga katanungan sa'yo na kailangan mong sagutin. Okay lang ba? Okay. First is, ano ang feeling na maging mother? Siyempre Mother's Day nga, alam ang father. Sobrang saya. Sobrang saya. Sobrang saya, Gaki. Sabi nila, ang blessing daw, kapag talagang galing kay Lord, hindi mo daw ma-explain talaga. So, okay, that's it. Okay, pangalawang tanong. Ano yung pinaka-challenging na part or pinaka-manhirap na part sa pagiging nanay? Especially first time. Buyat is life. Sobrang nag-iba yung priority. Okay ba? So challenging. Kuya, tsaka priority. Dalawang B, wa? Madami. Sobrang dami. Okay. Kaso, mahirap mag-isip pag nagda-drive. So, kasalanan ko. Anyway, I think makaka-relate lahat ng moms dyan. No? Especially kapag first time ka kasi. Ako, saksi ako dyan na kung ano nakipag-puyat, di ba? Lalo kapag may kabag. Ay, oo. Challenging yun. Yung kapag may kabag yung baby na ko, po, ang hirap talaga. First time, mom, bawal pala kumain ng mga repolyo, nakakapag-pumabag na siya baby. Oo. Mega-research. Mega-research tayo nila. Wala ako pa. Bawal kumag... Parang lahat na yung yata bawal yung kainin kasi may ano, makakabag si baby. Pero ang hirap kasi noon, alam mo yon, ang source ng hirap is yung umiiyak yung baby tapos hindi niya ma... Siyempre hindi pa siya makakapagsalita kung ano yung masakit, ganyan. So, parang hulaan ito, ganun. Kaya, napaka-challenging. Tama naman. Okay. So, after ng challenging, ano naman yung pinaka-masayang part ng pagiging or fulfilling na part ng pagiging mother? Pag may mga developments na yung baby, na nakaka-upo na siya. Ay, mga milestone niya. Mga milestone. Yes. Tapos, ano, sobrang saya pala mag-celebrate ng monthsary ng baby. Kasi, ay, oo. Actually, yun yung nag-change ng perspective natin. No? Parang, before parang we're not actually questioning, pero parang... Practically speaking, bakit kailangan pang i-celebrate every month? Yun pala, okay, every month is really worth celebrating because it's a milestone. We're not saying naman na kailangan mong gumastos ng bongga or whatnot. Pero parang, ano lang, simple celebration na dahil umabot siya ulit ng another month, di ba? Healthy siya, na ano. So, it's actually celebrating the milestone of the baby. Tapos, ano, yung pag nakita mo yung ngiti ng baby after, kasi sobrang nawawala agad yung pagod, minsan yung smile niya, may iyak ka na lang sa sobrang... Nag-smile pero umiyak ka. Net tears of joy, parang gano'n. Oo nga, kasi nga, ano, by the way, ang ibig sabihin kasi ng David Asher is happy and blessed. The baby gives happiness inside the family. Inside the family. Inside the house. Inside the home. Totoo naman. And we're blessed to have him. Yeah, yung ngiti niya, no, kahit wala pa siyang ngipin. Ang cute kayo ng baby na walang ngipin. Pero bakit pag matanda na nila? Okay. Yeah. At saka ano, sobrang sarap ng feeling na yakap-yakap siya. Tapos palaki siya ng palaki. Oh, naman, alam mo, lumi siya ng lumiit. Hindi, sobrang saya pag, ano, pag niyayakap ko siya. Mm-hmm. Ang saya ng pakaramdam. True, actually. Iba yung joy na nabibigay niya, no?
oxytocin sa buhay. Ano ang ano? Ano ang sa tingin mo ano yung pinaka na ituro sa iyo ni Asher? Bilang isang tao. Parang nung dumating si Baby Asher, ito yung na-realize ko sa buhay. Mahabang pasensya. Patience! Yes! Patience really is a virtue. Oo nga. Kaya sa Bible, yun ang pinakauna, no? Sa love chapter. Oo nga, no? So parang applying the word of God sa baby. Kasi hindi mo naman siya pwedeng awayin, di ba? Hindi ka naman din yung naiintindihan. So ikaw na mas mature, dapat ikaw yung umintindi. So kailangan mo ng mahabang pasensya. Ba-brainy ka dun na. Very good ka dun. Okay. Alright, last question. It's not actually a question, but syempre pag ano, pag lumaki na si Baby Asher. Baby Asher. Bakit? Pag lumaki na si Baby Asher, syempre hindi siya baby nun. Tapos mapapanood niya to, ano yung mensahe mo sa kanya? Syempre huwag ka titingin sa video kasi kaya sa saan. Baby Asher. Ako, ano? Hello, Baby Asher! Grabe, ang laki mo na! Ganon. Kung napapanood mo to, gusto ka lang malaman mo na we are so blessed na ikaw ay dumating sa mundong ito. Iba yung joy na ibinigay mo sa family. Ako personally, iba yung naramdaman kong joy and mas na-appreciate ko ang life because of you. Gusto mo yun? I love you! Baby Asher, I love you! Sobrang love ka ni Mami. And sobrang saya na binigay mo sa family. Lalo na sa akin na dami ko na-realize bilang isang tao. Handa ko palang ipagpalit lahat ng meron ako. Bagay sa mundo. Handa akong i-give up lahat para lang sa'yo. Sobrang proud ako sa iyo kasi nakita ko how great you are as a mother. And truly, Baby Asher is in good hands. Kasi meron siyang nanay na kagaya mo. At may tatay din siya kagaya niya. Kasi napaka-importante na ang center ng lahat ay si Lord. Preach ka na, sis? Amen to that. Totoo yun. You are a living testimony sa goodness, faithfulness, and love ni Lord. Yay! Happy Mother's Day sa iyo, my dear sister. At syempre sa lahat ng mga nanay, lalo-lalo na sa aking nanay dyan. Happy Mother's Day, mamacitas. Correct. And we love you so much. Yeah, so that's it for today. Nako, mga dearest disciples, sana na-enjoy ninyo ang ating episode for today. Muli, ako si Sir D, ang inyong maestro, vejero, at kumpanyero. And to God be the glory. Bye! Happy Mother's Day!